So, ang tamad ko ngayong araw. Wala akong ginawa. Nandito lang ako sa kwarto. Baba na tayo. Dahil magsi 6 PM na. Ito pala yung sa likod ng bahay namin. Andito ako sa 4th floor. Pero mas mataas yung katabi naming bahay. Grabe. Bongga kasi yung, mayaman kasi yung kapitbahay namin na yun. Pero Diyos ko, ang tagal-tagal ng ginagawa niyang bahay na yan. Parang 10 years na. Inuunti-unti. Tapos doon, sa kabila. Ano yan eh? Ano ba yun? Basta exclusive. Grabe, hindi ko maano to mga kasing ko. Maiwan tong Queen of Tears. Episode 3 ako. Parang gusto ko matapos to ngayong gabi na to. Hindi ko ma-stop. Gusto ka nga nila eh. Nakita may comment. Alis kami ni Hazel. Upa-banding kami. Kakain kami. Yun ang banding. Yan. So mga kasingko, dito sa part na to, binibida ni Hazel yung ano niya, pictures nila sa Boracay. So nung time na to, today is May 9 kasi. So yung time na yan, nasa La Union naman kami, ako, si tita, at saka yung best friend ko. Sila naman nag-Boracay. Actually, dapat yayain ko rin yan sila sa family. Kaya lang nga, nakapag-book na pala sila nung merkada niya. Kaya hindi sila nakasama sa amin sa La Union. Ayan, ang ganda. Ang ganda sa Boracay. Hindi ba ako nakakapunta ng Boracay eh. Pero nung nakita ko yung pictures niya, sobrang ganda. Ayan, kasama niya yung mga barkada niya dyan. So, si Hazel ay kaisa-isa kong pinsan sa side ng papa ko. Siya lang talaga ang pinsan ko. At ang ganda-ganda niya nung bata pa siya. Ngayon, pogi na siya. So, ayan. BFF ko yan si Hazel. So, ayan mga kasingko. Nasa loob kami ng Grab. Diyan sa may Bonnie. Yan. Memorable sa kanya. Dito kami sa SM Light Mall ni Hazel. Niyaya ako siya. Sabi ko, trip ko. Yan, EDSA. Traffic. Grabe, di gumagalaw. Traffic sa EDSA cell. So, ayan mga kasingko. Kitang-kita niyo naman yung buhok ko para akong basang sisiyo. Kasi yan yung third day na hindi pa ako naliligo dahil kakaroon lang ng buhok ko. Siyempre, kailangan sundin ko yung 3 days. Kasi hanggang Africa pa yan. Next year na ulit ako makakapagpahayos. So, ayan. Binidyo pala niya ako. Nag-ako ATM. Grabe, mga kasingko. Walang pinagbago ang Light Mall. Nung nagtatrabaho pa ako sa Accenture, ganyan siya. Ganyan pa rin siya ngayon. You know me very well. Ako yun. Bibilan ko na kanina tapos dito tayo sa cafe. Magkakape ka? Hindi ko alam kung mag-crispy cream ako or yung sa kabila. Yung bago. Mm-hmm. Hello. Sabi ang ganda mo daw. Pero sasabihin ko, ayaw mo ng ganda. Sabihin ko gusto mo po. Kahit ano, pwede. Ah, kahit ano, pwede. Basta positive. Yes. Sige. Ay, yun na tayo. Kami pupunta ni Hazel. Nasa Africa pa lang ako, sinasabi na niya mag-samgyup kami. Diba? Sa romantic pa. Maraming side dishes dyan. Oo. Pero actually, gusto ko rin matry. Diyan. Hindi naman mo matry lang. Ha? Mayroon tayo pala yung first. Bakit walang tao? Baka hindi pa bukas. Tanungin mo nga. Pero na palang kumakain. May Kenny sa likod. Alam niyo ba nung nasa Accenture pa ako? Diyan kami kumakain. Kasi diba, 24 hours kasi yan bukas eh. So, nung nasa pa ako, nasa Accenture, 3 AM ang uwi ko. Ang lunch namin nun, 12 AM. So, pumunta kami dyan, sa Kenny dyan. Tatawid lang kami. From Pioneer, Robinson's Pioneer. Makakamiss.
natin siya, guys. Parang dati ko pa gusto matry dito, kaya lang dati talaga sobrang daming tao dito. Di ba pinipilahan to dati, yung Romantic Baboy? Alam ko isa yung Romantic Baboy sa unang-unang unlimited Korean drink sa Pilipinas. Oo, ayun, sabi na isa, narinig niyo ba yun? Kauna-unahang Korean grill daw sa Pinas. So, ayan, papasok na kami. Malaki siya dito, guys. Ah? Hindi. Actually, ayoko na ano. Ito na. Anong ginagawa mo? Yung mga ayaw? Hindi ko ayoko kumain. Hindi. Ayan, pinapatanggal ni Isol yung mga ayaw niyang ano. Okay na. Thank you. So, di ako marunong. Ano lang ako kay Hazel, susunod. Dito, mga kasingko, malaki, sobra. Tapos naalala ko dati, yung mga upuan dyan sa labas, sobrang haba ng pila dyan. Hindi ka talaga makakasingit. Or maaga lang tayo, no? Maaga lang tayo. Pa lunchtime. Oo. So, ayan, kaya walang tao. Pero siguro mamaya. So, ayan na yun. Ano to, Sil? Kimchi soup daw. Papapasok ka tayo. Tandaan. Ano? Kimchi? Kimchi daw. Pasok ko. Eto. Naku, may kumakanta-kanta pa. Kailangan lakas ako yung boses ko. Ay. I-scan natin yung QR. Para ma-open natin yung online menu nila. Uh-oh. Ito tayo magsasubmit ng mga orders natin. Uh-oh. Kasi di-deliver na lang sa table natin. Ay, ang galing. Hindi na kailangan tawagin sila. Hindi na. Efficiency. Galing guys. May pagganto-ganto na. Actually, nahuhuli na ako sa mga ganito. Kasi sa Africa, wala namang ganito. Pero yun din ang gusto ko sa Africa. Yung malayo sa technology. Yun nga lang pagdating mo sa ibang. Ayan daw. Marami. Unlimited lahat yan. Mm-mm. Ang dami nilang menu. Tapos may dami rin nilang side dish, unlimited din. Mm-hmm. Pakita natin mamaya pag order. Tatry natin. Ikaw tatry mo. Oo, tatry. Diba? Wag yan, may bayad yan. Hindi naman tayo kumakain. Oo. Ah, may bayad. Soft drinks, may bayad. Ang libre water. Ayoko ng water. Gusto ko may... Order tayo ng drinks. Order tayo. Alam ko. Ayun, meron din silang fruit shakes. Ayoko niyan. Ayoko ng matatamis. Ano fruit? Pag tayo dyan. Iced tea ba? Iced tea. Bottled water, ginger, lemonade, coke. Wala. Yung cheese, may cheese pala sa gilid. Hindi, egg yan. Ay, egg. Ito yung cheese natin. Ano dami namang cheese. Ito yung cheese. Kaya na natin dyan para uminit. Na ganyan. Hindi, pwede natin ilagay dito pala. Yan. Order ko na muna to. Try mo na. Sweet potato. May lettuce. May Rice cake daw yan. Ito, kimchi soup. Tapos, yun yung tatlong paunang beef. Tapos, pag may request ka, o doon na lang sa ano. Tapos, ito yung mga sauce nila. Yung apat na yan. Lutuin na natin. Ayan. Sensya na, hindi ako ganun ka-expert. Halagay mo dyan para makuha nila. So, ayan na. Niluluto na ni Hazel. Siya na lang hayaan ko magluto. Ay, meron pang ano. May ibibigay pa. Ah, yan na yung mga in-order mo, Sel? Thank you. So, yan na pala yung mga in-order ni Hazel. Yan. Pwede naman tayo mag-order, may tumakoy na. Isa lang yung mic namin, maling-mali. Ako dapat talaga dalawang mic yung binili ko. Hindi ko tuloy siya maano. Eh, may music. Ayan na yung mga niluto ni Hazel. Nag-enjoy ka ba magluto, Sel? Wait lang, tatapat sa yung cup, yung mic. Up. Sige, tapat ko lang. Kasi kukunin ko din. Ano? Nag-enjoy ka ba sa pagluluto? Oo naman, natatansya ko. Kung gusto ko kasi crispy. Pero hindi sunog crispy.
Ako kasi hindi. Kakain lang. Yung ano, pero gusto ko din minsan, paminsan-minsan lang. Pero kasi parang ano, ay may nag-chat kay Tetel. Selo, may nagmamahal sa'yo. Sabi niyo naman yun? Kasi naka-ano eh. Ano ba naman yan? Hindi. Yan, tabi niyo pa. Hindi na. Yan. Wala kang drinks? Iyo ko. Hindi kasi talaga. Yan na guys, naayos ko na. Ang hirap pa. Hirap pala mag-vlog. Ay, may naisip ako, te. Mag-Q&A kaya tayo. O oh, sige, ano? Oo. Mga tungkol lang sa, para mas makilala ka nila as a ate, as a pamangkin, sa family, as a daughter, di ba? O oh, sige, sige. Ano? Si Aya, hindi yung nagtatrabaho lang sa Africa. Ano ba talaga siya sa family na natin? Oo. Unang-una. Sino magtatanong? Ikaw? Ikaw na muna. Paano? Anong tatanungin ko sa'yo? Siguro, tanong mo sa akin kung... Sino ba si Hazel? Sino ba si Hazel? Si Hazel. Ah, sige, ako na muna. O, ikaw na muna, gagayin kita. Ah, ako, unang sa lahat, pinsan po ako ni Ate Aya. Ako yung, sa aming tatlong magpipinsan, ako yung pinakabata. Bali sa yung dalawa ni Kuya, Maron, tapos sila. Si Ate, tapos ako. Kami tatlo sa family. Kami yung close na magpipinsan. Na turingan na rin namin, magkakapatid. Tapos, bali, tito ni Ate, yung father ko. And yung mother ko, wala na rin yun sa picture namin. Si Lola tsaka si Tita yung nag-alaga na sa akin. Tsaka si Mama Rose, nalagaan din ako. Yung ano, tawag nga niya kay ano, sa mama ko, Mama Den. Hindi Tita. Kasi Mama na talaga yung turing ko sa kanya eh. Dati talaga nung bata ako. Pupunta lang kay Mama, ganun. Hinihilot ko siya, pinapakain niya ako. Favorite namin ni Mama dati, century tuna. Sa kanya ko natutunan kumain ng tuna eh. Ayan yung shrimp mo, Ted. Thank you. In-order mo na yung shrimp. Mm. Thank you po. Order ako ng extra na ganito para dito yung mga luto. Sige. O ikaw naman, ate. Paano mo madidescribe yung sarili mo sa family? Ako kasi, ano ako, maaga akong nag-mature. Kasi, di ba, hindi naging maganda yung pagsasama ni mama tsaka ni papa, di ba? Oo. Oh. Alam natin yan. Oo. So, parang aga ko naging mature. Tapos, umalis kasi kami sa bahay eh. Di ba sila naiwan ka? Hmm. Pero pupunta-punta rin naman ako sa kanila. Oo. Ano, hindi, bumalik kasi kami. Di ba, bumalik kami. 1 year kami. Ah, sa ano ba? Tondo diba, ba? Di ba, nagkabiti kami. Nagtondo at kabiti kami. Lumayas kami sa bahay. Ah, hindi ko matandaan yun. Kasi bata pa si Hazel noon. Bata pa si Hazel, din niya matandaan. Lumayas kami sa bahay. Doon ako naapektuhan. Hindi ko ginagalingan sa mga pag-aaral ko, ganyan. Talaga? Mm-mm. Ayun. Ayun lang. Ang masasabi ko lang sa sarili ko, eh, maaga akong nag-mature kasi dahil nga, ano, na, makapapa kasi ako dati. Tapos, nung umalis kami kasi nag-away na si mama at si papa, de, dinala kami ni mama dun sa Tondo at Cavite, de, nahiwalay ako kay papa, ayoko nang ganun. So, nag-ano ako, hindi ako nag-aaral mabuti. Pero, ano, nung bumalik kami, nagkabalikan sila. Ano, nagkabalikan sila, pero nag-away sila ulit. Nung nagkabalikan sila, tapos nag-away sila ulit, ano na, nag-decide na kami na si papa na lang yung aalis, ba diba? Kami na yung mag-i-stay sa bahay. Tapos yun na, ginalingan ko na sa school. Yun na, naging honor na ako. Consistent na honor student ako from... Ay, oo, si ate talaga magaling yan sa studies. Noon pa lang, naging valedictorian ka, di ba? Dali na talaga yun si ate. Ang daming achievements niyan. Siya yung sweetheart ni Lolo na tumuntawa ka. Nagsiselo siya kasi nung nasa Africa ako, biglang sabi niya, te, bakit ikaw lang, bakit ang tawag sa'yo ni Lolo sweetheart? Eh, dati pa naman tawag sa akin ni Lolo sweetheart, yung pala dinadamdam pala niya. Favorite siya ni Lolo. Uy, favorite ka din naman. Minsan. Pero ikaw all the time. Hiyaan mo na ikaw naman favorite ni Lola. Ay, oo. Kinukonsinti yan ni Lola. Lahat ng mga ano niyan, kinukonsinti ni Lola.
Uy. Oo. Oo, talaga. Love na love yan ni Lola. Si Kuya naman, in fairness, siya yung neutral. Yung favorite talaga siya ni Lola at Lola. Walang ano yan. Walang no yan kay Kuya. Talagang alaga yan. Kasi si Maron, yung kapatid ko, siya lang nag-iisang lalaki. Ay. Hindi ba? So, ayun. Kaming tatlo talaga lagi magkakasama. Tapos, spoiled na spoiled kami kay Tita, di ba? Oo, si Tita. Nakikita na ba nila si Tita sa vlog? Oo. Yun yung mama ni Pepper. Oo. Yan talaga si Tita. Alam mo, te. Ito nga yung sinabi ko kay ate. Nung bata kasi kami, lagi kami pupunta sa Mega Mall, sa SM. Pinapasyal kami niya ni Tita, kaming tatlong magpipinsan. Ngayon, ngayon ko lang na-realize, nung sumasahod na ako, nagkatrabaho na ako, kaya pala lagi kaming umaalis. Yun pala yung sahod day ni Tita. Sipin nyo guys, every time na sumasahod si Tita, kami agad ang iniisip niya. Hindi yung sa iba kasi, di ba, paglalabas with friends, di ba, bibili niya yung sarili niyang mga luho. Pero hindi si Tita, kami talaga yung inuuna niyan. Kaya talagang love na love kami ni Tita. Si Tita, since bata pa kami, ang galante niyan sa amin. Alam niyo ba yung mga laruan namin, mga mamahalin ang binibigay niyan. Pag halimbawa dati, yung uso yung Polly Pocket. May Polly Pocket ako niyan dahil sa kanya. Hindi ako yung Polly Pocket ni ate. Oo, lagi kami nag-aaway nito. Di ba lagi tayo nag-aaway dati? Oo. Ang gaganda kasi ng mga ano niya, laro. Ako ah, aminado ko yung sexuality ko noon. Hindi na talaga girl na girl. Alam nila ate yan. Pero hindi naman ako ano, nagpabayari sa school. Alam naman nila yan. Kaya yan si ate, yung mga gamit niyan, Barbie, yan Polly Pocket. Ewan ko, nagsiselos pa rin ako. Inihiram ko, pero eventually nasisira ako din. Uy, magaganda rin naman yung mga ano, laruan mo, di ba? Mga bongga din laruan mo binibigay sa'yo. Uy, ang ganda ng mga laruan ko, mga robot. Pero one time, binala ko titang ano, yung Powerpuff. Oh. Hindi ko naman nilaro. Alam niyo yung Furby doll, yung mamahali na, na ano dati, meron kami nun. Lahat ng mamalahaling laruan, meron kami. Yun, thankful kami doon na, di ba? Thankful naman tayo. Hindi naman kami ganun kayaman, may kaya naman lang kami. Pero talagang ini-spoiled kami, kaming tatlo nung bata pa dahil kay Tita tsaka kay Lolo. Oo, lahat ng gusto namin binibigay talaga. Nagkaroon pa ka kaming Game Boy. Oo. Harvest Moon kami ng Harvest Moon. Until now, nilalaro ni ate yung Harvest Moon sa Switch niya. Kasi nostalgic, di ba? Yun nga, guys. Swerte kami. Hindi kami mayaman, guys. Ano lang, galante lang talaga yung ano, si Lolo tsaka si Tita. Oo, galante yan. Yung dalawang galante sa buhay naming tatlo ni ako, si Maron, si Hazel. So, ayun. Swerte lang kami sa kanila. Subukan natin. Kain na natin. So, kakain muna tayo, guys. Cup ng luto ni Aisel. Ang sarap nitong ano. Guys, ang sarap nitong potato. Sweet potato. So. Patay mo ano. So, ayan, ito na yung mga naluto ni Hazel. Ayan pa yung niluluto niya. Tapos, nag-request ako ng shrimp dun. Hindi kami masyadong magkakanin. Lettuce lang. May egg and cheese sa gilid. So, niluluto na yung hipon. Alam niya, mahilig talaga ako sa hipon. Hipon lang, mabubuhay na ako.